Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alrighty, kaibigan, kung saan kita mang sulok sa mundo, kaibigan. I wish you well. Welcome to the Parking University. Another grateful day, kaibigan. Wow, okay, likod ko, kaibigan, is beach, kaibigan, dagat. Napakaganda yung view ng Parking University natin ngayon. Wow, ano ba yung i-share natin, kaibigan? Itong magandang may saying, kaibigan, na choose your heart. Wow, eye-opener to, kaibigan, na pwede pala tayong mag-choose ng hard natin, kaibigan. For example, nakinig ako ng isang audiobook ng isang entrepreneur mindset. Paano nga ba daw yung mindset ng isang entrepreneur? Sabi doon is, we can choose our hard. Wow, right? So, hindi natin ito natutunan sa school, kaibigan, unfortunately. Sa elementary, high school, college, hindi ko natutunan na pwede pala tayong maka-choose ng hard. Lahat ng mostly ng ginagawa ng tao is not easy, hard. Okay, walang madali, kaibigan, but you just need to choose your hard. Wow, pwede pala yun. Alright, so sa audiobook na yun, kaibigan, it's about entrepreneur mindset. Okay, so tayo daw mga empleyado, kaibigan, pag ikaw ay empleyado, kising ka ng umaga, uwi ka ng hapon, sometimes mag-extra ka pa ng oras, minsan ayaw mo sa trabaho kasi nga may maraming nag-uuto sa'yo or yung boss mo bossing masyado or nagpa-file ka ng leave, hindi ka naka-file ng leave kasi busy. So napakaraming rason, napakarami tayong excuses, rason, but for some reason pumupunta pa rin tayo sa trabaho. Bakit? Kasi wala tayong ibang option eh. Kasi mayroon tayong, kailangan talaga tayong magtrabaho, kailangan tayong yung mga basic needs natin, kailangan tayo ng bills. So an employee daw, kaibigan, is hard. It's very difficult, di ba? Paano ka minsan hindi ma-approve yung leave mo, minsan sumubra ka ng oras, or most of the time mayroon tayong mga events na special like birthdays, gathering sa ating mga pamilya, hindi tayo makapunta dahil sa trabaho na yon. Kasi kung may option pa lang tayo, kaibigan, why not? Why hindi tayo pupunta dun sa mga magandang bagay? Why hindi tayo pupunta sa mga puntahan yung mga bagay na gusto nating gawin, or gawin natin yung mga gustong gawin natin? Wow! So, there is pala daw an option, kaibigan, na pwede tayong mag-choose ng other hard, kaibigan. Kasi being an employee is hard na, kaibigan. Isipin mo, gising tayo ng umaga, prepare tayo sa mga anak natin, trabaho tayo, pagbalik, ganun naman, at saka it's a routine. And minsan sa trabaho, kaibigan, hindi pa tayo ma-promote. Pag ma-promote ka man ng kunti, yung salary mo kunti lang. So at end of the day, kaibigan, magtrabaho kasi naka-wired tayo. Unfortunately, yung mindset natin is pinaaral tayo ng ilang taon, almost half sa ating buhay, like 15 years or younger active life, younger life. Imaginein mo, 6 years old until 21, 22, 23 years old, nagsastudy, nag-aaral tayo para lang na-wired yung mindset na natin, kaibigan, para we work to someone else. Wow, someone else dream. Okay, 'di ba? Kung tayo ay empleyado, kaibigan, sino yung may-ari ng kumpanya doon? So isang tao din, kaibigan. So yun yung tayo ay nagtatrabaho daw for someone else trip. Wow, napakagandang life, eye opener to, kaibigan. Kasi ako mismo, I am an employee ever since, kaibigan. Kasi yun nga yung nakaano sa mindset ng mindset ko na mag-aral para makapagtrabaho. But end of the day pala, kaibigan, kung tayo, yun yung mindset natin, tayo ay we are working for someone else life. Wow, mayroon pala ding option, kaibigan, na pwede tayong mag-work sa sarili natin, kaibigan. We can work for ourselves. May kasabihan si Jim Rohn na, if you work hard for your job, you should work harder for yourself. Wow! Okay? Kasi daw, kung hindi tayo conscious, hindi tayo aware, trabaho lang tayo ng trabaho sa job natin 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now, 40 years from now, sa sobrang mahal na ng bahay ngayon, kaibigan, bills, yung sahod hindi nag-grow ng malaki, inflation napakalaki. So for the rest of your life, we are working for someone else dream. Wow! Pag makahanap daw tayo ng platform, kaibigan, pag makahanap tayo ng platform or anything na may mag-introduce sa ating, na something na pwede makagrow sa atin, okay? So, personally, so, well, I'm really
changing my mindset, kaibigan, from being employee to become something else, kaibigan, because natatakot pala ako. Wow, ngayon ko lang to na-realize. Ba't ngayon ko lang to na-realize? Kasi maybe I'm on different frequency, kaibigan, before. So lahat ng kausap ko, puro trabahante, puro yung parents natin, yung background natin, mag-aral tayo, mag-ano tayo, para makapagtrabaho tayo ng maganda. But end of the day, kaibigan, being an employee, sometimes, kaibigan, lalo na pag lumaki yung pwesto mo, kaibigan, parang nakatay ka na daw, kaibigan. Yun yung sabi ni Robert Kiyosaki, na pag magkataas yung posisyon mo sa kumpanya, lalo kang nakagapos, kaibigan, kasi matakot ka nang lumabas. Wow! Alright, so it's really good to explore, but paano ba daw tayo natin ma-explore yung ibang bagay? So we should, as Jim Rohn says, we should work for ourselves harder. Wow! Paano natin i-work yung sarili natin, kaibigan? Mag-install tayo ng bagong belief, kaibigan. Mag-ano tayo ng bagong paradigm. Paradigm is paano yung habit natin, paano yung attitude natin, na mayroon palang ibang way na hindi lang tayo magtrabaho for the rest of our life. Okay, so pwede tayong, job is good. Kailangan natin ng job, kaibigan. But if we don't do other things besides a job, if we don't venture other things, we don't try small business, we don't try others, anything na pwede nating ibenta, or anything na pwede nating i-build ng asset, mag-build ng asset. Kung we don't do these things, kaibigan, 100% we will be working for the rest of our life, kaibigan. And it's very sad yung retirement, kaibigan, kung saan ka mang country ka ngayon. It depends, most likely yung average is 65 to 70 years old, kaibigan. And lalo yung tataas ng tataas, kaibigan, as the every 4 years daw, kaibigan, magdadagdag sila ng 1 year. So lalong tataas, at mag-reach tayo ng 60 to 70 years old, kaibigan. Maybe during our time, almost 80 years old na yung retirement, kaibigan. At saka kung wala kang pira during the retirement, kasi nagtatrabaho lang tayo to someone else dream, kaibigan, napakatakot, kaibigan. But ngayon, ang napakaganda yung napakinggan ko na audiobo, kaibigan, na it's an eye-opener nga. We should find, if mayroong mag-ano sa atin, kaibigan, mayroong mag-open sa atin ng door, magbigay ng key, kaibigan, na mayroon pa ng ibang option while nag-work tayo. Hindi tayo aalis daw sa trabaho, but mag-work pa rin tayo sa trabaho natin, but in the sideline, kaibigan, we should build our dreams. It will take like probably 5 years holding, creating a side hustle while we are working our job, kaibigan. And there is a way that we can escape building someone else's dream, kaibigan. We could build our own dreams, kaibigan. Wow, I am exploring this opportunity ngayon, kaibigan, that there is a way pala na pwede tayong mag-build our own dreams. At the same time, we are building, nagtatrabaho pa tayo, but in the future, kaibigan, once this side hustle or this dream, kaibigan, na binibuild natin, kaibigan, it could level up to our salary, kaibigan, or more. Wow, this is the time that we can let go. Wow! So ang point lang nitong audio book na i-share ko, kaibigan, na dapat magiging aware tayo na, wow, if we just work 10 years, 20 years, 50 years, 50 years of our active life, empleyado tayo, we are working for someone else's dream. Kung mayroon palang way na pwede tayong mag-work sa sarili natin for hard, choose your hard, kaibigan, di ba? Pag being, doing something else extra, kaibigan, is hard. But doing your job as well for the rest of 50 years is very hard, din, kaibigan. But if we just keep doing that, at least 5 years doing side hustle, kaibigan. So I'm going to explore as well other things, kaibigan. I'm studying something, and hopefully this is my calling, kaibigan. So I'm just sharing this, that we can we just don't focus to our job, kaibigan. We just don't focus na being empleyado tayo. Dapat i-trigger natin yung mind natin nga, wow, gisingin natin yung sarili natin na, wow, napaka-scary pala na kung tayo ay isang empleyado, kaibigan. Kasi ang kumpanya, kaibigan, the biggest expenses and the biggest na pwede nilang liabilities is employees nila. As much as possible, kung tanggalin yung employee, tanggalin nila, kaibigan, kasi kailangan nila ng profit. So ganyan din kung ikaw din maggawa ng kumpanya, ganyan din yung mindset mo. So hindi mo yan masisisi, kasi end of the day, you need profit, kasi nga nagbi-business ka. And if we just thinking as an employee, kaibigan, hindi tayo mag-think ng something else, kaibigan, napaka-takot, kasi pwede tayong mawala anytime, pwede tayong palitan in just one day, kaibigan. Wow, di ba? Imaginin mo,
Wow, kaibigan, we should choose our heart, right? So doing as an employee, trabaho is good, okay? Building, we need something. But if we just keep doing that, kaibigan, wala tayong binago, hindi tayo nag-learn, kaibigan, hindi tayo nag-grow. So we need to learn, grow, especially we need to find a mentors paano gawin, kung dipindi kung ano yung gusto mo, yung mga tao na nakaabot na doon na pwede magturo sa atin, kaibigan. Wow! Alright, so explore. So I'm exploring something else also as well, kaibigan. Natatakot ako magiging empleyado for the rest of my life. And hopefully, kaibigan, mayroon tayong nalalearn and it could flicker na mayroon tayong mag-ano, kaibigan, mag-kick in yun, kaibigan, nga, wow, scary pala yung maging empleyado. If we should find something, side hustle, something else that in the sideline while we are working, we are building ourselves as well, keep learning. Alright, kaibigan, hopefully hindi ko nasayang yung oras mo. I wish you well. Close your eyes, open your arms, and not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. So yun yan, boom, shakala, likit.